Halos ayaw nang umiikot yung kanyang bushing, oh, itong shafting niya. Dahil puro kalawang na, eh no, nabilad sa arawan, naulanan. Susubukan natin kung kaya pang ayusin. Sa pagre-repair ng electric pan, ano, so meron tayong dito dapat tandaan, no, dahil sobrang liliit ng mga windings nito, maaari siyang maputol habang binubuksan natin o habang nire-repair natin, no. Tulad na lamang nitong nire-repair kong itong electric pan na to, na naulanan na siya, na arawan, pero hindi natin alam kung siya ay gagana pa. Nang bubuksan natin siya, titignan natin kung ano yung sira niya. Ito sa pagtatanggal nitong mga yung mga tali niya, kung plies ang gagamitin, eh, medyo ingatan yung winding kasi baka pagputol mo ng mga clip niya, yung mga tali niya, ay sumama yung winding, ay lalo pang madagdagan yung kanyang sira, no? So medyo ingat lang talaga dahil sa sobrang pino ng mga windings ito. Ito, titingnan natin yung kanyang mga, ito yung mga kanyang mga subpungan, ano? Kung meron, kung busted ba yung kanyang fuse, o may naputol bang winding. Ayan, kung busted naman ang fuse, ano? So, testirin muna natin yung kanyang fuse bago natin siya palitan, no? Pwede natin isit yung sa buzzer yung ating tester o kunin natin yung resistance ng fuse doon sa magkabilang connection niya. Minsan kasi nagbabypass tayo ng fuse kapag wala tayong pamalit muna, pwede natin namang i-bypass ito. Kaya lang minsan nagkakaroon ng problema pag binabypass natin yung kanyang fuse at ikinabit uli natin, nasimbol natin siya. Parang nagre-reverse yung kanyang ikot, ano, nagka-counterclockwise. Kaya mas mainam dito, mayroon tayong diagram na sinusundan, no. Pero dito sa tips na itong bibigay ko na to, no, ito kasi yung electric pan na yung winding niya, mayroon siyang dalawang beginning at may dalawang ending. Hindi tulad ng ibang electric pan, apat na beginning, apat na ending yung kanyang wiring, ano. So ito, tinitest ko yung kanyang, ano, yung capacitor, tsaka yung resistance ng bawat winding. Kailangan kasi mayroon siyang resistance, ano, yung bawat winding ng kanyang mga wirings. Kung wala naman siyang resistance, ay maaring ito ay sunog na, kundi kaya ay may naputol na rin niya. No, kailangan mayroon siyang reading bawat terminal ng winding. Kung busted naman yung kanyang fuse, pwede naman nating itong i-bypass, no, pagdikitin natin yung dalawang pin ng fuse para lang siya gumana pansamantala. Pero hindi natin nirekomenda na habang buhay na bypass siya, na wala siyang thermal fuse, kasi ang thermal fuse nagsisilbi yung protection niya. Kapag uminit yung ating motor ng electric pan, eh mauunang mabasted yung fuse kaysa dun sa winding. Poproteksyon na niya yung winding, ano. Pansamantala, pwede natin siyang i-bypass, no, habang tinitesting lang na natin siya. So kailangan nito magkaroon ng resistance yung kanyang bawat terminal o bawat yung winding, no. Okay? Yung sa number 1, number 2, number 3, kasi ang pinakamababang reading ay yung number 3. At ang pinakamataas yung number 1, no? Yun ang base sa akin. Ibibigay natin yung diagram sa susunod na video natin, ano, kung bakit ganun, ano? Kasi yung beginning ng running, yun yung pinakamataas na resistance. And then, yung beginning ng running na pinakamataas na resistance, ay kukunin mo naman yung i-connect mo siya sa beginning ng number 1 na pinakamababang resistance, no? Ayan. Mula dun sa running, i-connect mo siya dun sa pinakamababang resistance, no? Ayan, no? Kailangan natin kumakuha muna na yung kanyang resistance bago natin tuluyang i-repair, no? Kasi sayang naman kung kutin natin lahat siya, hindi natin siya tinitester, ay yung pala talaga sunog na yung motor, no? Kailangan makuha natin yung kanyang resistance. Ito, kinukuha ko muna yung kanyang resistance para malaman natin kung talagang buo pa yung motor, no, na hindi natin kailangan palitan. Kasi ito, naarawan na, nainitan, naulanan. Kasi okay lang naman maulanan niya, no, wag lang kasama siguro yung ano, hindi lang buong electric pan, ano, kasi ito yung motor lang na naulanan, naarawan. Pero sa tingin ko parang okay pa yun. Pero ito, busted na talaga yung fuse niya. Ito ay ibabypass ko lang siya para makuha natin yung kanyang resistance, no, kung okay pa talaga yung windings ng motor na to. At saka natin titesterin kung magkakaroon siya ng resistance. Pag nagkaroon siya ng resistance, okay siya.
Pero pag wala, kundi kaya sobrang baba ng resistance, parehas ang reading ng resistance. So, kailangan talagang palitan na yung motor, no? Pero tingin ko dito, makintab pa naman yung kanyang mga winding. Okay na okay pa to. Ayun, no? Nagkaroon na siya ng resistance, no? Ayan. So, dalawa lang yung wiring na ating itinis dito kasi yun lang yung kanyang connection. Bali, dalawang wire siya. And then, yung isa yung common, no? Kaya kailangan dito, bago natin siya i-test, no? Yung isaksak, i-plug, ano? Siguraduhin natin, ano? Baka yung fuse niya busted o hindi. Pansamantala, i-bypass lang natin muna siya. Hindi naman siya masusunog, hindi naman siya mag-i-spark kung talagang kahit nagkamali ka dun sa connection niya. Hindi siya mag-i-spark, no? Wala lang siyang supply, no? Hindi siya magkakaroon ng supply. Ito, medyo kinakaskas ko lang yung kalawang niya pansamantala. Mahirap na kasi tanggalin yung kanyang bushing, no? Yung kanyang shafting. Kasi pag pinukpok pa natin siya ng martilyo, baka lalong masira. Ito, pansamantala, lagyan lang natin ng langis yan para medyo umikot lang yung kanyang shafting at saka yung rotator niya. Para magamit lang natin, o hindi, masubukan natin kung talagang okay pa yung motor niya, no? Ayan, lalagyan lang ng langis para medyo dumulas yung kanyang yung shafting para hindi na tayo magpalit ng bago. Okay pa naman eh, wala siyang luwag, hindi siya medyo garal-garal nga lang siya kasi magaspang yung kanyang kalawang ano. Ayan, pero susubukan natin ito kung talagang okay siya. Ayan, no? Maganda na rin ang ikot niya kaysa palitan pa natin siya ng bagong shafting. Ganyan naman talagang Pinoy eh. Talagang kung pwede pa, talagang sige, re-repairin pa talaga. Ayan, no? Binaypas muna natin yung fuse nito para matesting lang natin kung okay siya. Ayan. So, titestingin natin siya pagkakabit natin ito, no? Para makita natin kung talagang okay pa yung motor nitong electric pa. Ito, no? Naikabit na natin yung motor niya. So, umiikot na rin. Oh, medyo garalgal nga lang yung shafting niya kasi makalawang siya. Pero okay pa yung motor niya. So, ready for testing na tayo. Naikabit na natin yung kanyang mga connection. Ayan, okay pa siguro ang kapasitor nito. So, ito muna ang gagamitin natin, no? Na cord niya. So, dito muna natin siya. Ito muna ang gagamitin natin pansamantala for testing. Pero mag-iingat, ha? Mag-iingat. Huwag niyong gagawin ito, guys. Itong pansamantalang cord na ito. So, i-test lang natin, no? Yan, kailangan pa natin ang adapter dito. Tingnan natin kung gagana siya, kung iikot. For safety, lagyan natin ng pansamantalang scotch tape para hindi magkaroon ng loose connection para hindi lang siya mahila. Yan, for testing lang tayo kung iikot na siya. Lagyan natin ng palatandaan kung iikot. So, i-plug ko lang, no? Plug ko lang dito sa may saksakan. Yan. Ayun, gumana. Ayos. So, ibig sabihin, okay na okay pa siya, no? Ayan, no? Medyo maingay nga lang siya. So, lalagyan na lang natin ulit siya ng langis, no? At malinis yung kanyang shafting. So, ibig sabihin, okay pa yung motor niya. So, yung nga lang, yung kanyang fuse, yung terminal fuse niya, yun ang busted. So, rekta muna. So, sunod, lalagyan natin siya ng thermal fuse. Ayos. Meron na ulit tayong electric fan. Ingat lang lagi, Katronix, no, sa pagre-repair. Laging ingat. Ayos. Yun lang ang ating advice sa mga Katronix natin, no? Laging mag-iingat sa pagre-repair.